Yeah.
Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tulad ng Inang Maria na kasama ng mga apostoles nagdadalangin sa pagdating ng Espiritu Santo, itong huling gabi ng nobenaryo, kasama din natin, kalakbay natin ang Inang Maria at buksan ang ating mga puso, patuloyin ang pagdating ng Espiritu Santo. Ngayong gabi ay bihilya ng Pentecostes. Kaya mga kapatid, pagsisihan natin ating mga salanan upang tayo maging marapat sa ganap na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nilumong maganap ng 50 araw ng Pasko ng Pagkabuhay ang mga nagkaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy, na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba't Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubing wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit ng Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka, Poong Diyos, ng aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig.
Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't ibang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasampalataya sa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubayang Espiritu, ang katotohanan, ay paririto.
Kinagabihan ng Linggo-ling iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos nila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Una po sa lahat, pwede bang pasalamatan sa Diyos. Ang kasama ni Bishop ngayon ay si Brother Ephraim at ang ating Hermano Mayor, si Brother Rick. Palakpakan po natin sila po na kasama ni Bishop ngayon. At nagpapasalamat din ako sa Diyos lahat ng mga tagapag-alay sa misang ito, yung mga sponsors sa misang ito. Palakpakan po natin lahat sila po. Salamat. At sa inyong mga kapatid, siguro babatiin ko na kayo ng Happy Fiesta po. Happy Fiesta. Ang inyong devotion sa mahal na ina, Flores de Maria. Palakpakan po natin ang mahal na ina sa pag-devotion natin sa kanya. Si Father Paul, bagong orden ay isang misyonerong SVD na pari po. Na-assign po ako sa Taiwan at sa isang Catholic high school exclusively for boys. Itong mga kabataan na Taiwanese, mahilig po silang mag-mountain climbing kapag bakasyon, lalo na po kapag summer vacation. So minsan po ay merong anim na pong mga Taiwanese young boys na sumama sa isang mountain climbing sa bundok ng Eastern Taiwan na ang bundok na yun ay tinatawag na Bundok ng Inang Maria sapagkat meron hong mga Buddhists na umakyat doon pero pagbaba nila ay maggagabi na hindi nila alam kung saan sila lalabas sa bundok na yon. Biglang meron hong nagpakita sa kanila na isang babae na may daladalang sulok, torch, at siya yung nag-guide sa kanila para makalabas sa bundok na yon. Dumaan sila sa isang kapilya at paglingon nila sa likod, meron silang nakita na estatwa ng babae. At tinanong yung mga nasa loob ng chapel, sabi nila, sino yung babaeng yan? Sabi ng mga nasa loob ng kapilya ng mga Katoliko, yan ay ang aming Inang Maria. Sabi itong mga Buddhist climbers, sabi, yan yung babaeng nakita namin na may daladala ng sulo at siya yung nagligtas sa amin. Kaya mula noon po, pinangalanan yung bundok na yon, Bundok ng Inang Maria, Mary's Mountain. Ngayon po, daladala namin po ang anim na pong young high school boys umakyat sa bundok ng Inang Maria. Pero sa anim na po na mga kabataang lalaki, iisa lang po ang Katoliko.
only one Catholic boy. Yung mga iba, Buddhist, Taoist, o walang relihiyon. Sa huling gabi namin sa bundok na yon, yung araw na yon, meron din umakyat na mga Catholic teachers sa isang Katolikong school. Nung nalaman nila na bababa na kami ng bundok kinabukasan, nagtanong sila, sabi nila, Father Paul, pwede bang i-pray over namin ang iyong mga kabataan? Sabi ko naman po, wala naman sigurong masama na bago kami bababa, ay i-pray over itong mga pious Catholic teachers. Yun ang ginawa nila po. Gumawa ng circle, nag-squat sila, at itong mga Catholic teachers, isa-isa sa kanila ay pinapray over itong mga Catholic boys, maski wala naman pong mga relihiyon. Pero sabi nila, kakanta tayo ng mga religious songs, ipikit ang mga mata. Tapos, ito yung nakakapagtaka po. Pagkatapos silang madasalan, ma-pray over itong mga bata, isa-isa sila'y natutumba. Alam niyo po, doon sa charismatic, yung mga charismatic, yung sinasabi nilang slain. Hindi ba po? Nai-slain. Pero nung makita ko po yun ang pangyayari, sabi ko, lalo akong natakot. Kasi kung mabagok yung ulo nila, baka lalong magagalit yung mga magulang. At imbes na palapitin ko sila bilang mga Kristiyano, ay papagalitan ako. Pero noon sila'y muling naupo, tinanong ko po sila, sabi ko, anong nangyari? Bakit kayo natutumba? Sabi nila po, meron hong mabigat sa aming ulo. Yun o siguro yung mga kamay ng mga teachers. Sabi nila, may mabigat sa aming ulo. Pero sa loob namin, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kaligayahan, full of joy, full of peace. Sabi pa nga ng mga ibang bata, sabi na, Father Paul, pwedeng isa pa nga, gusto pa silang magpa-pray over. Pero sa anim na po na mga kabataan, merong isa na hindi natumba. Alam niyo na po siguro kung sino yon. The Catholic boy, yung Katolikong na kabataan. Nung lumapit ako sa kanya, sabi ko, nanginginig, pinapawisan. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, binuksan ko po ang aking mata at nakita ko yung mga kasamahan ko nagsisitumba at pinipigil ko yung aking sarili. Natakot po ako. Sabi niya, natakot po ako. At sinasabi ko sa sarili, huwag kang tutumba, huwag kang matutumba. So, kinokontrol niya po yung sarili niya. Alam niyo po yung pangyayaring yun, nagbigay sa akin ng malaking, sabi ko, malaking revelasyon. Yung mga bata na walang paniniwala sa Diyos, o sabi nila wala silang relihiyon, bukas ang kanilang puso, hindi nila alam kung anong mangyayari, kaya siguro'y nakapasok ang Espiritu Santo at nadama nila ang kapayapaan, ang kaligayahan sa kanilang puso. Pero itong Katolikong kabataan, nakita niya, alam niya kung anong mangyayari sa kanya, natakot, sinarado niya po ang kanyang puso na hindi man lang pati Espiritu Santo'y makapasok sa kanyang sarili. Ito yung malaking revelation po. Kung minsan, sasabihin natin na tayo yung mga Katoliko, pero hindi ba naririnig natin, Katolikong sarado, pati puso'y nakakandado. Sana po, itong tama-tama naman naisip ko po itong istorya. Kasi ang Inang Maria, kasama niya ang mga apostol. Alam nila, may darating. Pero natakot din sila. Nakapinid ang mga pintuan. Ang lahat ay sinarado nila sapagkat natatakot sila. Baka sila yung susunod na huhulihin ng mga Hudyo. At katulad ng kanilang Panginoon,
ay nandun pinatay sa krus. Pero nung kapagdakay, habang sila'y nagdarasal kasama ang Inang Maria, narinig natin sa unang pagbasa, meron isang malakas na hangin at meron yung parang tongues of fire sa kanilang mga ulunan at yung takot nila ay naging lakas, sigla, tapang na ipamalita na si Jesus ay muling nabuhay. So from being afraid, they were full of courage to proclaim the good news. Ano man, iba't ibang uri, iba't ibang pinanggalingan nila, naiintindihan nila kung ano yung pinapaliwanag, ibinabahagi itong mga apostol. Yun yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang unang pagdating niya kasamang Inang Maria at ang mga apostol na narinig natin sa unang pagbasa. Alam niyo po, itong pagmamahal natin, devotion natin sa Inang Maria, lalong-lalo na sa parokya natin, na talaga naman ngayong taon ay masasabi natin na bonggang-bongga ang pagkahermano ni Brother Rick. Ang daming magagara o magaganda, marami mga programa. Siguro di parang isang panggising sa atin na kasamang Inang Maria kalakbay natin para siguro dumaloy mas maraming biyayang ipagkakaloob ng Espiritu Santo. Na ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay ang pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Anak na ibinigay, parang ito ay kanilang regalo para sa ating lahat. Dakilang pag-ibig ng Diyos ang Espiritu Santo. Pangalawa po, ang mga biyayang pinagkakaloob ng Espiritu Santo, tulad ng narinig natin sa pangalawang pagbasa, pinapatibay niya ang ating pagkakaisa bilang pamilya, bilang sambayanan, bilang katawan ni Kristo, bilang isang simbahan. Pinapatibay ng Espiritu Santo ang pagkakaisa na natin bilang sambayanan ng Diyos. The Holy Spirit strengthen our unity, our oneness as a church. Kaya mga kapatid, si San Pablo, parang inihahambing niyang pagkakaisa natin sa isang katawan. Maraming mga parte, pero kung walang sakit ang miyembro, maaliwalas, maayos ang ating karamdaman. Kaya lang sabi nila po, human as we are, nagpapayabangan yung mga malalaking parte ng katawan. Isang araw, sabi ng ulo, nandito ang aking pag-iisip. Sabi ng puso, palaging sinasabi, nandyan ang pag-ibig. Sabi naman ng tiyan, dito kung wala yung tiyan, nagbibigay ng kalusugan. Pero alam nyo ba, meron isang maliit na butas sa ating bandang likuran, nahihiya niyang sabihin na siya ay mahalaga rin. So with this small boy, sabi niya, I am also important. Pero itong tatlong pinakamalaki, ang ulo, ang puso at tiyan, sabi sa kanya, wala kang silbi, isang butas ka lang. You are just an asshole. Napahiya ho siya. Kaya ang ginawa niya, sinarado niya yung butas niya. Yung tao, kain ng kain. Lumalaki na po yung tiyan. Sumasakit na yung ulo. Bumibilis na yung pitik ng kanyang puso. Hindi makalabas. Kaya doon lang nila natanto ang kahalagan, yung maliit na butas. Alam niyo po, ang sikreto, ang tunay na pagkakaisa,
ay kung binibigyan natin ng respeto, lalong-lalo ho siguro yung pagmamahal ng bawat isa. Yun yung sinasabi ng Santo Papa ngayon. Ang ating simbahan ay isang sinodal, isang pamilyang naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Lahat ay imbitado, walang naiiwan. Lahat ay sama-sama. Kalakbay natin ang bawat isa. Alam niyo po, kaya siguro naimbitan si Bishop Paul ngayon, magkakalakbay po kami sina Brother Rick sa Episcopal Commission on Youth sa CBCP. 6 na taon na naging chairman si Bishop Paul sa kabataan. So nagawin na rin po ako dito yung mga regional youth meeting niyo po. Sa doon kami nagkakilala ni Brother Rick. Kaya siguro naisipan niya rin akong imbitahin dahil yung focus namin noon ho, talaga ang mga kabataan. No, kung naalala nyo, meron yung taon ng kabataan na ang tema natin noon, youth, you are gifted, you are empowered, and you are loved, you are beloved, gifted, and empowered. Ang Santo Papa Francisco, meron siyang mensahe sa mga kabataan. Sabi niya, tatlong mensahe ko lang sa lahat ng kabataan sa sanlibutan. Ang unang mensahe ni Santo Papa Francisco, sabi niya, doon sa kanyang sulat, apostolic letter, na buhay ang Panginoong Hesukristo, Christus vivit. Sabi niya, kabataan, mahal ka ng Diyos. God loves you. Ang pangalawang mensahe ay Jesus saves you. Ang Panginoon, siya ang nagligtas sa iyo. Ito yung pangatlo, ang pinakamahalaga siguro. Sabi niya, kabataan, huwag kang matakot sapagkat hindi ka nag-iisang naglalakbay, kasama mo si Jesus. Do not be afraid. Jesus walks with you. So sana, lalong-lalo na itong mga kabataan natin na involved sa kabataan, sa youth ministry, si Brother Rick. Sana po, ito rin pahalagan natin, mga magulang, mga ina, mga ama, yung pagmamahal, suporta natin sa kabataan na hindi lang sabi ni Jose Rizal na silang pag-asa ng bayan, sila yung bumubuhay, nagbibigay pag-asa, hindi lang sa lipunan, lalong-lalo na po ang simbahan. Pwede bang palakpakan ng mga kabataan nandito ngayon? At pasasalamat sa kanila. So yun yung pangalawa po. Ang Espiritu Santo, pinapatibay niya po yung ating pagkakaisa bilang pamilya. At panghuli, sabi sa Ebanghelyo, hiningahan na sila ang mga apostol at sabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. At isinugo sila para sabi niya ay patawarin niyo ang sino mang papatawarin niyo, pinapatawad din ng Diyos. Ibahagi niyo ang mabuting balita. Bago ako naging obispo, ako po yung parish priest sa St. Jude, yung malapit sa Malacañang. Itong St. Jude, si patron si St. Jude, siya yung sinasabi nilang patron of the hopeless cases. Pero marami pong mga estudante ngayon ang lumalapit kay St. Jude, lalong-lalo na kung marami, malapit na yung board exam, humihingi ng tulong kay St. Jude. So, nung every Saturday po, kasama ko po yung mga CWL, yung mga youth sa St. Jude, binibisita namin po yung Chinese General Hospital. Parang yun ho yung reach outreach, yung apostolate namin. Merong isang hapon, Sabado ng hapon, pagpasok namin sa charity ward, meron isang lolong Chinoy, malubha ang sakit. Pero nung nakita niyang mga Katolikong bumibisita sa kanya, nagsisigaw si lolo, sabi niya, si Jesus ay dumarating, si Jesus ay dumarating. Akala namin po, nakakakita siya ng pangitain, vision ni Jesus. Pero nung nilapitan ko, sabi ko, lolo,
nasaan yung sinisigaw mong si Jesus ay dumarating? Agad niyang tinaas ang kanyang kanang kamay at pinagtuturo lahat ng mga Katolikong bumibisita sa kanya at sabi, hindi ba kayo mga Katoliko? Hindi nyo naman ako kaano-ano. Hindi nyo naman ako karelihiyon na ako ay isang Buddhist. Meron kayong panahon, meron kayong oras, ipadaman nyo ang inyong pag-aaruga, pagmamahal sa akin. Ang nakikita kong dumarating na dumadalaw sa akin ngayon ay inyong pinapaniwalaang Jesus. What I see coming to visit me now is your Jesus. Ito yung bagong mission natin, mga kapatid. Sa pamilya, sa sambayanan, kung sino man ang nangangailangan ng aruga, ng pagmamahal, ng kalinga, at ibinabahagi natin ang pag-ibig ni Jesus, tayo ay nagiging misyonerong disipulo ni Jesus. Panghuli, pakitingin yung mukha ng katabi nyo at tatanungin nyo, kapatid, nasaan si Jesus? Nasaan ngayon si Jesus? Itong kapistahan natin ngayong 2023, tapos ang pandemya, kaya bonggang-bongga ang celebration natin. Nasaan si Jesus? Sana, mga kapatid, ang ating pakikiisa, ang ating pakikilahok, ang ating mga sakripisyo, paghahanda sa ginintuang hubileyo ng ating diocese, madadama natin, makikita natin ang mukha ni Jesus. Ang Espiritu Santo, kasamang Inang Maria, pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, pinagpatibay ang ating pagkakaisa bilang sambayanan at isinusugo niya tayo ibahagi ang pagmamahal ni Jesus. Happy Pentecost Sunday. So ngayong gabi ang Bihilya, and happy Piyesta sa inyong lahat, mga kapatid. God bless. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula, manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama,
Isugo mo ang iyong espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at ng lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Hesu Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang personal nating mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon nananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong dinulot mo sa mga lagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagayan kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangala, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O manaming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng mga anak na si Jesucristo na siyang nakaluklog sa kanan ng Ama. Espiritu'y lumalukog sa mga tanang tinubos at inyong itinampong bilang mga kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan. Ang iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng pagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, si Roberto ng aming tagapangasiwa at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kamatid naming na himlay na may pag-asang sila yung muling mabuhay, gayon din lahat ang mga pumanaw. Ipanalangin, ipagdasal ang lahat ng mga kapatid nating nauna na sa atin. Kawaan mo at pagindapatin panalangin kanil, kawaan mo at pagindapatin silang kaming lahat na magsalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanilang esposa, lahat ng mga apostol at banal na namuhay dito sa buong digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang papupuri at kararangal mo sa pamamagitan iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Chuanong ditianju usang fu 一切从今和荣耀在这基督血都恩基督在基督内并联合有你同体的上神都归于你 Sa tagubilin ng gagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, mga kapatid, ipayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalatay, tuwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kapi ng kapayapaan, pagkakaisa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos na galis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ang banal na piging naming pinapagabing ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay na isinugo sa mga alagad sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mupo po sila sumandali. Bago po natin tapusin ang banalasang tamisa, hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang ating bisitang obispo. Ang ating pong bisitang obispo ay ang obispo ng Diocese ng Banged Abra. Ang ating pong bisita ay nagmula pa sa malayong lugar at ang kanyang presensya sa hapon na ito ay nakakataba ng ating puso. Sapagkat sino ba tayo, mga abukenyo, na bisitahin ang obispo, 7 oras pa ang biniyahe para tayo makasama at pagkatapos ng Santa Misa ay babalik sa kanyang diocese ng 7 oras muli. Kaya po bilang Hermano Mayor at kasamang kamanlalakbay ni Bishop, sa ngalan din po ng ating Cura Paroko, Father Josue B. Enero, ng samahan ng mga kalinis-linis, anak ng kalinis-linisang si Maria, at ang buong parokya ng Santo Domingo, pinapaabot po natin ang pasasalamat sa lubhang kagalang-galang Leopoldo Hausian. Si Bishop Paul po ay kasama namin at aming obispo sa Episcopal Commission on Youth
at siya po katulad ng kahapong nagmisa ay kasama naming mga kabataan sa paglilingkod sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, papangunahan din po tayo ni Bishop Haushan sa pagbabasbas ng ating sa pagbubukas muli ng groto ng parokya, ang prayer garden, at pagkatapos nito ay susundan po ng gabi ng musika pasasalamat. Ang gabi pong ito ay inialay natin para pasalamatan ng mahal na ina, gayon din po ang ating kura paroko sa loob ng anim na taong pamamastol sa atin dito sa bayan ng Abukay. Kaya naman po pagkatapos ng Santa Misa, tuloy po tayo sa ating pagdiriwang. May saglit pong photo op dito bago po tayo magtungo sa pagbabasbas at sa konsyerto. Muli, maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Salamat na Brother Rick sa pag-imbita. Naglakbay si Bishop ng 7 oras. Ganito yung pagmamahal ko kay Rick. Kaya thank you for invitation and sharing your blessing. So maraming salamat itong pagkakataon makiisa sa inyong pagdiriwang po. Happy, happy fiesta po. Congratulations, Rick. Congratulations. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapala ng mga pariyang Diyos ng pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nayahay na po ang ating banal na misa. Tulad sa Ebanghelyo, sinusugo po tayo para ipahayag, ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maaari po magpa-picture ang ating mga lay minister at lectors. Susunan po ng KCDMI, ng mga komi at ng iba pong samahan pang gustong magpa-picture. Salamat po.